Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay nagbabalik upang magbigay ng ating komento, opinyon at reaksyon dito po sa mainit na balita at issues sa ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, alisan muna natin yung onions. Alis muna tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka naririndin na yung mga supporters at loyalists sa akin. Eh bakit ba nga puro Bongbong? Eh supporter din naman tayo ng admin. Kung may mali po, eh kakalampagin natin. At aalamin natin kung sino ang may mali. Yun po ang kakalampagin. So alis muna tayo doon, no? Yan. Alis muna ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito naman po ako kay Ever Beautiful Vice President and current Dep. Ed Secretary Sara Duterte. Oh, ano na naman yan kay Sara? Hindi, love natin to si Madam Mayora, diba? Ito po kahapon, no? Sa ating bansang Pilipinas. Dito po sa ulat ng Global Daily Mirror. Dep. Ed to focus on teachers, students, school infrastructure. Ayan po ang sabi ng butihing Vice Presidente at current Secretary ng DepEd noong siya po ay nasa Aklan. Meron po yatang sineselebrate dyan sa Aklan. Ito po ang sabi sa balita. Vice President and Education Secretary Sara Duterte said during the Aklan's 10 Outstanding Mentors, the ATOM, awarding ceremonies that the Department of Education will focus on the growth of students, benefits for teachers, and rehabilitation and reconstruction of schools under her term. Correct. Ang galing po ng kanyang plano. Which is talagang focus po sa mga mag-aaral, sa mga guro, at yung kanilang mga pangangailangan. Lalong-lalo ng ano? Reconstruction of schools. Maybe buildings, maybe yung mga materials sa pag-aaral. Napakaganda po yan. Eh yung under her term, eh ano po yan? O 6 years, VP. 6 years siya dyan. After that, presidente. O malay mo, kunin niya pa yan. 12 years. Bye-bye at teachers party list. Bye-bye mga makabayang black. Sabog na sabog kayo. Babay Kabataan Partylist, you go to septic tank. Ito po ang sabi ng mahal na BP. Tututukan natin ang mga teachers, learners at ang ating school infrastructures. Very good. Duterte likewise announced DepEd and Government Service Insurance System or the GSIS have an ongoing commitment to a monthly update on the deliverables of the implementation of benefits for the teaching and non-teaching staff. Pasensya na, nakakabulol po mga kababayan. English kasi. Ayan po. Since then, added DepEd is currently reaching out to the Department of Health to ensure that the agency's employees enjoy pre-health check-ups. Naku, dalawang bagay kaagad yun. GSIS, no? Yung kanilang mga benepisyo at itong Department of Health benepisyo para sa libreng health check-up. Kanino? Siguro sa mga guro to. Pangalawa ay ang pakikipag-ugnayan natin sa Department of Health to which they are very welcoming and truly receptive about it. Ang pagtanggal ng gastos ng check-up ng mga teachers sa kanilang 5,000 allowance. Wow! Very good. So yung 5,000 allowance nila, kanila na yon. Libre na siguro itong check-up nila. Basta may mapakita lang na totoong teacher po sila. Sana wala na yung teacher 1, teacher 2. Basta guro ka, libre check-up ka. Diba? Mahalaga po yan sa mga teachers. Lalong-lalo na po sa mga babaeng teacher. Kasi alam nyo na, may mammogram yung mga yan. May mga daily check-up. Health reasons. Sa mga lalaki, ganun din. Pinapakiusapan po namin at patuloy ang pakikipagdialogo namin sa Department of Health na gawing libre ang check-up ng teachers. Very good po, BP. Duterte also said that the DepEd is also reaching out to the Office of the President. Ano, para bigyan po ng sibuyas? Di po ba?
Kasi si presidente ang may hawak ng DA eh. Baka manghihingi ng libreng sibuyas si Bibi. Ano po yun? To provide additional benefits to the teaching and non-teaching staff of the Department of Education. Ah, ayun pala. Manghihingi siya ng additional benefits. Yun nga po, libreng sibuyas. Ilang kilo? 2 kilo? every month? Joke lang. Additionally, the agency is said to be reviewing the K-10 and grades 11 to 12 curriculums to ensure that graduates are immediately employable by sectors and industries. Eh, medyo ano po ako dito? Grade 12, i-employ mo na? Pwedeng ma-employ. Hindi naman po sa discriminatory ako. Pwede siguro sa mga Jollibee, ganyan, fast food chain. Pero sa mga kumpanya, alam nyo naman, yung iba dyan, discriminatory. In 2019, local employers in the Philippines said the sector will still hesitant. Tinan nyo, hesitant sila to employ K-12 graduates as the Philippine Institute for Development Studies conducted research and found that 22 out of 26 companies surveyed thought graduates lack adequate preparedness for employment. Kaya nga po, kaya tanggalin nyo na yung 11 and 12, ipunta nyo na kagad dyan sa kolehiyo or sa mga yung colleges or vocational o sa TESDA. Huwag nyo nang ipilit pa yung additional 2 years. Matatalino ang mga Pinoy. Yun nga lang yung iba, tamad. Lagi po nating sinasabi na ang mandatory lang po ay ang basic education. Yung mga learners na nasa atin sa Department of Education, dapat pag-graduate nila, kapag hindi na sila tumuloy sa higher education, ay pwede na silang magtrabaho in basic education. The learners we have in the Department of Education, they must graduate when they no longer continue to higher education. Yun po. Eh kung ayaw nilang magtuloy ng higher education, ipalibre nyo na po sa TESDA. Yung mga skills, ma-develop ang skills nila. Diba, hindi yung matitenga, wala pa akong pang-aral ng vocational. Yung vocational, 2 years o yung 4 years, wala po eh. Oh, saan na pupunta? Graduate ng K-12. Ayaw nga nang tanggapin, no? Base na rin sa survey, 22 out of 26, ayaw tanggapin yung mga yan. Kakawawa po, no? Kaya, sana naman, kung papayagan silang, matanggap, ewan natin, mga kababayan. Okay, labas tayo kay BP. Di tayo pupunta kay Pangulong Bongbong Marcos, tantanan ko muna siya, no? Nakakaya, baka mamaya batuhin na ako dito ng mga supporters niya, saka mga loyalists eh. Eto po, galit na naman dito ang mga Kabataan Partylist, oh. Nagngangaw-ngaw naman. Itong si Raul Manuel na to, walang kadala-dala to kay Senator Bato eh. Pinagalitan na nga to noon, di ba? Maramang marami po sa inyo napanood na po yung kabastusan na ginawa niya diyan sa Senado noon. No? Na out of topic siya, nagngangaw-ngaw siya. Ayun, nagalit si Senator Bato. O yan. Eto po, yung balita ulit sa Glaby? Sorry naman. Global Daily Mirror. Pagpasensya nyo na mga kababayan, medyo nabubulol pag English eh. No? Hindi natin native tongue ang English. Eto po ang balita. Youth groups slams ROTC bill Senate hearing for lack of youth representative. Tama lang naman sa aking opinion mga kababayan, na wala dapat ang mga kabataan na representative kung ang katulad lang naman ay ang mga katulad ni Raul Manuel. Yung hindi po nila nakikita yung ganda ng ROTC. Hindi po sila, yung iba po yung pananaw nila. Kokontrahin lang nila. Ngayon, kung maganda naman yung ibibigay nilang opinion, sa palagay nyo ba hindi sila didinggin itong mga senador? Hindi po eh. Tingnan nyo na lang yung kabastusan, kawalang hiyaan ng bunganga ni Raul Manuel. Huwag nyo sabihin hindi ganyan si Manuel. Tingnan nyo, di ba, inakasuhan niya? Di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos nung tinegi, si Percy Lapid? O prior to na naging congressman siya, nung inimbitahan sila dyan sa Senado? Di ba? Pinagalitan siya. Ilang beses siya sinabihan na kaya namin kayo inimbita. O ngayon, nagre-reklamo sila dahil hindi sila naimbita? Kasalanan nyo. Kasi bakit? Bastos kayo.
ayaw sa ayaw nyo, pero at babastusin nyo. Diba? Matuto kayong gumalang. Inimbitahan na nga kayo, kayo pang bastos. Parang sa ano po, sa party. Sabit ka na nga lang. Pero ikaw pang pinakamagulo doon. Pinaka-animal doon. O diba? Ito po, yung sabi nilalaman ng balita. As the Senate will push through the first hearing of the year of the Mandatory Reserve Training Office Training Corps Bill, the Progressive Youth Group Kabataan Partylist condemns this as an anti-democratic and cowardly move because it lacks any youth representation. Unang-una, mga kababayan, sinabi ko na po sa inyo, nung inimbitahan si Raon Manuel, hindi pa siya representative noon. Hanapin niyo po yung video, hindi ko po kayang ilagay dito eh. Ano ginawa niya? Out of topic. Kung ano po yung gusto niyang sabihin doon, out of context siya. Pinagalitan siya. 'Di ba? Nakakahiya ka. Kasi bakit? Bastos ka. Hindi mo alam yung lugar kung nasaan ka. Ganyan ba ang kabataan ngayon? O sabihin na natin mga ano kayo, pre-thinkers kayo. But the still you learn how to respect. Learn how to give your opinion in a proper forum, in a proper manner. Yan po yun. Iharap mo sa akin si Manuel, talagang ingungudngud ko yan eh. Oo. Kahit na sino pa isama niya, ingungudngud ko talaga silang lahat. Nakakabisit eh. Diba? Pasalamat ka. Hindi siya kinasuhan ng mga ano ng presidente na sabihin mo na ang presidente ang siyang pumapatay ng mga mamamahayag. Inakusahan mo? Diba? Tapos ito ngayon, nagngangaw-ngaw siya. Kasalanan mo kung bakit hindi kayo naimbitahan. Ito pa, sabi ng grupo nilang kabataan. Kayo ba mga kabataan? Ito ba ang representante nyo? Ibinoto nyo ba to? Sa palagay ko po, hindi. Majority ng kabataan, hindi ganito. Na mga utak sa bersibo. Na may pagkiling po sa kaliwang grupo. Sino yung mga yan? Alam nyo na, Makabayan Black. Sinong kinikilingan ng Makabayan Black? Tanong nyo kay Eric, kay Dr. Lauren Badoy, kay Apollo Kiboloy, kay Pastor. No, diba? Ito pa, sabi nila, pro-administration senator, especially Senator Bato de la Rosa, are afraid of inviting youth leaders into the hearing lest they hear opposing arguments they cannot refute. Uwe! Out of context ka nga last time eh. Diba? So bakit ka papakikinggan kung out of context ka? Ang topic is ganito, letter A. Nandun ka sa letter C. Hindi ka ma-reach. Paano? Kaya ka nga pinagalitan eh. Hindi ka na natuto. Ikaw yung taong hindi natuto sa pagkakamali. Kasi feeling mo, entitled ka sa lahat ng bagay. Di po ba mga kababayan? Kaya kung sino man po ang bumoto sa mga ito, mga FU kayo, mga PI kayo, mga tang-inumin ninyo, kayong mga bumoto dito kay Raul Manuel, tang-inumin ninyo, no? Wag Ovaltines. They also recalled the Trump tantrums rebuttal when De La Rosa faced the youth leaders regarding the issue, noting it was not a good response to the well-studied stance of the students. Uwe, kayo pa ang magmamalaki? Kayo pa ang magmamalaki, no? Masyado pa kayong, meron pa kayong audacity na batikusin ang Bato de la Rosa. Eh kayo nagsimula ng kagaguhan ninyo. Uulitin ko. Out of context kayo, out of topic. Ang gusto nyong iparinig sa amin ay yung hindi namin gustong marinig. Ano yon? Yung kagaguhan ninyo. Ang gusto namin marinig kung ano yung sasabihin nyo tungkol dun sa topic. Bakit kayo hindi nag-a-agree? Eh iba ang nilatag mo eh. Diba? Tulad nga po ng sinabi ko, ang usapan nasa letter A. Sila po nasa letter C. Bakit? Kasi daw matatalino sila. Mga gunggung kayo. Kayo yung tinatawag na matalinong bobo. Palibasa graduate lang kayo ng pamantasan ng UP, matalino na kayo. Hindi po lahat na nandyan matalino. Mga PI kayo, mga tang-inumin ninyo. Napalad lang kayo mapunta dyan sa UP, nasabi lang na UP kayo. O di kaya Ateneo kayo, o di kaya De La Salle kayo, tangina. Matatalino ba kayo? Hoy, may kilala akong mga taga-galing dyan na bagsak pa nga ng exam, ng mga professional exam. Huwag nyo nga akong loko-lokohin.
Yan ako, matalino ka, 'di ba? Sana hindi nagagawa ng batas ng ROTC na ilahad mo yung posisyon ng kabataan. Eh hindi, iba ang nilalahad yung posisyon. Eh ano? Ayaw nyo sa ROTC kasi mabibilad kayo. Dahil ba papa-marcha-marcha kayo doon ng mga sundalo? Eh mas gusto ko nga yun eh, dahil madidisiplina. Di po ba? Mga kababayan, ito experience lang. Nasabi ko na to dati. May kakilala po kami dito. Yung anak niya, hindi alam ang direksyon sa buhay after high school. Eh hindi rin makapunta ng higher education. Nakapag-decide yung bata pumasok sa military. Nung nagkita kami a year after sa basketballan, nagbakasyon. Napakagalang po. Disiplinado. Kinikwento ng tatay. Pati ultimo higaan. Ultimo damit. Maayos. Kung yung dati, pag gising, dyan na lang, hindi na aayusin. Kahit na anong sabi mo. O ngayon, napasok ng military. Matino. Sa ROTC, ganun din po. Iyuhubog kayo papano maging patriotic. Papano mahalin ang bayan at kapwa ninyo. Hindi lang yan. Emergency response. E anong gusto mo, Manuel? Sige nga. Sabi daw niya, pwede daw tumulong ang mga bata sa mga emergency response. Papano kung walang training? Maibibigay mo ba yan? Iba ang layunin mo. Alam na namin ang layunin mo. Ano ang masasabi mo sa mga kabataan na nahihikayat, na umakyat sa bundok, na hinihikayat ng mga teroristang grupo, kunwari pa-aktivista kayo? Naibunyag na po kayo eh. Mga kababayan, naibunyag na ito. Diyan po sa SMNI. Kaya nga po maraming kaaway ang SMNI dahil ibinubunyag nilang katotohanan na layunin nitong mga kabayang black na ito ng kagat partylist sa Kongreso, yung Kabataan Partylist, yung Gabriela Partylist at yung ACT Teachers Partylist. Tapos titirahin nyo si Bato de la Rosa. Umaten ka. Ider ko kaya kay Senator de la Rosa. Ider ko. Dalhin mo siya. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. The same narrative. Pahirap po sa kabataan ang ROTC. Huwag po natin diktahan ang mga kabataan. Igunggong ka pala eh. Kayo nga dinidiktahan nyo yung mga kabataan na sumapi sa maling pakikibaka eh. Diba? Kaya huwag kami. Eto pa ang sabi niya oh. Placing military and uniform personnel schools does nothing to alleviate the crisis felt by Filipino youth. Ulul. Ano ba ang crisis na nadarama ng Filipino youth? Sino ang nagpipail? Gobyerno ba? Unang-una po, sa bahay. Ang magulang, ang dapat dumisiplina. Ikaw ba? Tanong lang. Nadisiplina ka ba ng magulang mo? Naturuan ka ba ng magandang asal ng magulang mo? Diba? Kasalanan mo to, Manuel, sa anong grupo mo noong una pa lang. Nung dinidinig pa lang ito. Sinabi na po ng isang senador yan dati, siya yata yung ano doon, yung namumuno sa group, sa hearing na yon, na inimbitahan kayo dito para magbigay po kayo ng tamang pahayag. Pero nalalayo kayo. Ayun yun. Kaya binira kayo. Tapos ngayon, hihingi-hingi ka ng audience. Utot mo. Kung ako dyan, do it, Mr. Senator. Ipasa nyo po yung ROTC dahil pag nasa batas na yan, wala na po siyang magagawa. Kung ayaw nilang mag-mandatory ROTC, edi kulong ninyo, markahan ninyo na hindi sila makalabas, pag meron silang record, hindi sila makalabas ng bansa, lalo na yung mga mayayaman na hindot na yan. O, di po ba? O, kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito? Nagre-reklamo yung kabataan partylist ni Raul, TikTok Queen Manuel, na hindi daw sila naimbitahan sa ROTC hearing. Sa akin pong opinion, let's check up. Go down under doon sa kung nasaan yung boss mo. Di po ba? Comment down below and I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.